Nakita ko lang tong technique at nabasa ko lang din para daw para mas madali kang magpa-cream, magpataas ng para mas madali kang magpa-cream, magpataas ng yung cream mo. Ilagay mo daw sa ref mo na yung gagamitin mong mga yung bowl, yung electric mixer, yung hand pala, electric. Yung basta yun na yun. Mamaya pakita ko. Ayan. Ayan din po, na-chill ko na rin yung cream and yung milk na condensed milk na gagamitin ko. Chilled din po ang ating evaporada or evaporated milk. So, let's start. Ilay natin ang all-purpose cream. Dalawa. Chilled all-purpose cream. Dalawang all-purpose cream. Then, ibig ko na natin. Pwede na natin isunod yung ating condensed milk. Paunti-unti lang. I-lower ko po yung speed. Nag-number 2 lang muna ako. Habang ibinubuhos ko yung condensed milk, paunti-unti. Experiment ako. Try kong maglagay ng evaporada. What will happen? Sana wag bumagsak. And then yung cream. Ayan, madami-dami din naman siya. So, yung nilagay kong evap is magwa 1/3 lang ng buong can ng evap kasi parang nagiging watery na siya kanina. So, in-stop ko nang magdagdag. Ayan! Ready na! So, let's start! Kung naalala nyo po kagabi, after kong malagyan ng
evaporada yung ating mixture ng cream and condensed milk. Medyo lumambot yung cream natin. Ayan, nung nag-add ako. And sabi ko nga, after ko i-beat is, naging medyo watery siya. Pero, after namin malasahan today, napaka-creamy ng yun, ng cream. Napaka-creamy niya. And, sakto siya. Parang ice cream. And, so, hindi po filled yung pagdagdag ko ng evaporada sa mixture natin. Just enough lang po yun para maging ice cream texture po ang ating cream. Siguro kaya naging smooth yung ating cream is because sa pagdadagdag po natin ng evaporada, nababawasan po yung lumps or yung parang mga air bubbles sa loob ng ating cream dahil sa pagbibit po natin nagkakaroon siya ng air bubble kaya tumataas po yung height ng binibit natin na cream. So yung evaporada is a big help para mabawasan yung lumps or yung air bubbles doon. And ayun, so successful ang ating pagdadagdag ng evaporada and sakto lang din yung sweetness ng ating cream. So, ito po ay ginamit ko sa aking recipe ng mango graham. Paki-check na lang po yung link sa baba for other recipes po.